ay mag-almusal. Ngayon ay it's a question na po ng July. At ang inyong lingkod, maagang mag-almusal. Sinapakarami po natin at ibigis ng araw ngayon. Alam niyo po ang mga kababayan, yung activities ng inyong lingkod, si Chairman ROL, ay hindi pare-pareho. Kaya mapansin niyo minsan na mga alas na libya kung kumakain. Pero minsan naman, magang-magat tulad nito. Opo. Kaya inalapat kong mag-video tayo sapagkat narito tayo ngayon sa Nicopel Waterbonsai Headquarters. Ang tawag po dito, Nicopel Waterbonsai Headquarters. Ito po ay malapit din lang sa aking law office at saka doon sa studio na Nicopel Industry Live. Kaya gusto ko po namang magkwento sa inyo tungkol sa kwento may kwenta. Po. Eh, marami nga po dyan, nagkikwento lang ng kwenta. Hindi mo itinabang natin tao kaya. Samantalang ito, yan, bakit meron ako nito, yan, meron ako nyan, pati doon sa aking kwarto, hanggang doon sa aking CR. Na ito pong makita ninyo at malaman ninyo ang potensyal nito na ito'y mahigit 5 taon ko nang ginagawa eh. Po. Ang tawag nga nito, ayan, eh, pakiclose mo yung, ano, pakiclose up mo yung ating program. Na, makikita. Po, makikita na programa po ito. Hindi ito binaya sa kahit kaninong mga nagne-negosyo dyan, kayo po ay may sarili po tayo, kaya ang tawag po dito ay captured market. Ibig sabihin, pag tayo ang nag-build ng ating nag-build po tayo ng ating community na naniniwala na itong pagtatanim ng water bonsai ay health and wealth po ito. Kaya ang tawag natin dyan ay ano nga ito? Ayan, Nicopel Health and Wealth Self-Reliant Sustainable Livelihood Income. So yan po ang ating programa. Ayan, talagay dyan paano mabibenta ang mga finished products ng Nicopel Water Bonsai, paano mabibenta ito. Ako, napakadaling mabenta. Ayan po, may mag-exhibit tayo sa mall. Yung Nicopel mismo, ang National Interfaith Council of the Philippines, ang siyang magko-coordinate sa mga mall owners. Kasi, meron pong batas dyan eh, tungkol sa environment na itong mga malls na ito, kapag tayong mga environmentalist, ang tawag po sa atin, environmentalist tayo eh. Bakit environmentalist? Kasi, may tanim tayo sa loob ng bahay. Opo. Kaya tinatawagan ko si Senadora Loren Ligarda kasi ang ano niya, lunti ang Pilipinas. Kaya lang, yung lunti ang Pilipinas niya, puro sa labas po yung kanyang tinataniman. Opo. Puro mga po, forest, ano yon, restoration. Tayo po hindi. Kasi dalawa po kasi ang environment na aking ipakikilala sa inyo. Ang indoor environment, ito. Ang sinabing indoor environment, pagka sarado yung pinto, sarado yung bintana, ang hangin dito ay stagnant na, pabalik-balik na lang. Tawag dito indoor. O, yung namang programa ni Senator Loren Ligarda ay sumisento yung Pilipinas sa labas. Yan. Eh, ako wala naman po akong tutul doon eh. Kasi environmentalist nga po tayo. In fact, ako po ay pollution control officer. Eh, yung pollution talaga, eh yan ang problema. O dahil base sa datos ng WHO,
World Health Organization noong 2016, yung namamatay dito sa Pilipinas sa bawat 100,000 pamilya ay 45 po doon sa outdoor air pollution. Ngayon, dito naman po sa loob ng bahay, yan, ang data ay WHO naman po, pwede nyo naman po yan i-search sa Google. Tanungin nyo lang po kung ilan ang namatay. Noong 2016, according to the report of WHO, World Health Organization, ang sagot dyan ng Google is 84 sa bawat 100,000 tao dito sa Pilipinas. So meaning, malala po talaga ang problema nito. Dahil itong problema ng indoor air pollution, eh pabalik-balik po kasi ang pabalik-balik lang yung hangin dyan. At ang hangin ng hangin na ito sa indoor ay kontaminado po ito ng lason. Po. Yung hininga mismo ng tao pag ito ay humalo sa hangin, nagiging lason po ito, toxin po. Tingnan po ninyo, tanong kayo, research kayo, kasi ito naman akin inililit ko sa inyo, isinishare. Hindi po ito itinatago po. Kaya lang, siyempre ako, biyasa ako magpaliwanag kasi nga, mahigit 5 years na po akong nagle-lecture at pwede ho ninyong tingnan dyan ang aking mga video. Nandyan po, naka-upload na po yung matagal na panahon. Nandyan dyan po sa YouTube channel. Dalawa po ang ating YouTube channel. May YouTube channel po tayo sa Nicopel Lambuhon at meron din po tayong YouTube channel na nandyan dyan po sa Nicopelius TV. So, gawin po ninyo, mag-subscribe kayo para po naman yung aking membership lumago. At kapag ito'y dumami, ma-monetize ito, kumita ito, lahat ng mga bagay na aking kakamtin, babahaginan ko po kayo. Lalo na kung mapindi ang pangangailangan nyo, makakalapit tayo sa inyong lingkod na si Nicopelius Chairman R.O.N. Doon ko inilalaan po yan kasi ako, nagtuturo ako ng self-reliance. Ano ba ibig sabihin ng self-reliance? Ibig sabihin, hindi po tayo aasa sa mga solicitation. Hindi tayo aasa sa ayuda. Miski na yung purpose, hindi po ako masyadong ano dyan eh. Kasi yan eh, ano yan, ibig sabihin, pag sang-ayon yan sa katamaran ng isang tao. Opo. Kaya, naging pag-meeting tayo kay former President Rodrigo Rua Duterte noon, yung sinasabi ko sa kanya, tanggalin na po yung purpose na yan. Kasi yan, hindi naman talaga natuto ang tao dyan para magsipag eh. Hindi natuto ang tao dyan magsipag. Kaya, marapat na tinuturuan natin ng self-reliance program. Ibig sabihin, itong mga taong ito na patuloy nating binibigyan at nakikita naman natin na uuwi lang sa bisyo, o bagamat ang iba, binili talaga ng kanilang pangailangan. Pero, pwede ba naman yung habang buhay, aasa ka na lang sa bigay? That is not so. Dapat sa akin prinsipyo kapag ikaw talaga responsable mamamayan, hindi mo iisipin na humingi sa gobyerno eh. Kain ka ng isang bes, tama na yon. Oo. Unin mo lang yung sustansya ng sinasabi ko. Hindi yung habang panahon. Panahon ka pa ni Aquino, tumatanggap ka na ng ayuda. Hanggang ngayon, ayuda ka pa rin. Eh di, ang tawag ko dyan sa forever ayuda, purpose na nga.
Kasi yan, hindi naman lahat ng mga mahihirap nabibigyan yan eh. Palakasan yan eh. Kaya nga, meron din akong naka-upload dyan na basta, nanood na lang po kayo, mag-subscribe po kayo. Kasi lahat naman ng aking sinasabing ito ay nandyan na po sa YouTube. Opo. Kaya, magtulong-tulong tayo mga kababayan. Hindi mararating ni Pangulong Bongbong Marcos kung ang kanyang sinabing ang pangarap mo ay pangarap ko rin, ay hindi niya yung mararating. Kasi kung wala ka namang pangarap, ibig sabihin yung pangarap kasi, we can translate it to action. Okay? Kasi, pag meron kang dreams, you have to pursue your dreams. You have to work out for it. Implementation po ang kailangan natin. Ngayon, wala ka namang pangarap, eh anong matatranslate na pangarap doon mapunta kay Presidente Marcos? Eh di wala din po ba? Ako, ang pangarap ko, lahat ng Pilipino magsipag. Gayahin nyo lang yung aking, lifestyle, yung aking pagka-workaholic, yung aking pagka... Lahat ko, kompleto ako eh. Ngayon, nag-exercise na ako. Kanina, nag-prayer na ako. Ako kung mag-exercise, mag-prayer ako. Ngayon, nandito na ako sa hapagkainan. Ay kaya sinasamantala ko po eh. Kung mapapansin nga po ninyo, eh ang kinakain ko, saging. Marami akong maibabahagi sa inyo, mga babayan. Pinakikita ko sa inyo ang aking lifestyle. Opo, ako 66 years old na po. Ano po ba? 66 na po, pero parang 65.9 lang. Batang bata, hindi po ba? Ano naman? Yan. By the way, itong aking kinakain, bakit saging? Kasi nga, ito lahat ng kinakain ko is fiber. Yan, inilaw na tuna, yan ang laging ulam ko. Ito naman, lawoy ito, ang tawag dito. Sa Ilocano, bulang lang. Pero ang halo nito, tuna din. Yung pinagtabasa nito, yung mga balat-balat, ayan po, balat ko. Ayan, hinalo dito. Ayan. Kaya, healthy ako. Marami akong kaedad dyan eh. Mas bata pa sa akin, mga 50 pa lang eh. Wala na. Ibuga. Pero ang inyong lingkod, very healthy. Why? Because I am always observing. May observant ako sa life, sa body ko. No? Hindi ayaw kong lumaki yung tiyan ko. O meron akong sukatan eh. Itong sinturon ko, na pag ito, dati, nung 3 weeks ago, in-invite kami doon sa Thanksgiving ng KBL. Ayan po, may mapapatunayan naman kayo. Ayan. Eh, yung pantalon ko lumaki, ay yung baywan ko lumaki. Upo. So, ayun, dami-dami ko pa namang pantalon. Nandito na po. So, meaning, anong aking pumunta na ako dito sa pagkain ng gulay at saka itong din ako nagre-rice. Eh, lumiit ulit siya. I am very strong, no? Power and strength. Did you notice me, my countrymen? Opo, yung iba ngayon, nakanganga pa. Kamay uhog. Ako, nakaligo na po ako, mga kababayan. Kaya, I'm happy ako, kain ako. Kasi na, ngayong araw na ito, napakarami po nating activities. No? At yung lecture na sinabi ko kanina tungkol sa indoor air pollution, nandyan din po eh. May video din po ako dyan eh. Kaya nga, ang tawag nitong ating segment na ito, i-upload ko ito sa YouTube, makapanood nyo rin po ulit ito. Eh, kwentong may kwenta segment. So, siguro, puputulin ko na lang ito at i-direct ko kayo. Putulin ko na muna itong ating kwentong may kwenta. At nandyan na nga po paano magawa nito
ano ang pakinabang nito, nandiyan po lahat sa YouTube eh. Opo. So, babay na lang po muna. Kasi tuloy ko yung pagkain ng aking saging. Kasi ito yung aking pagkain. Araw-araw po yan. Merienda, kahalian. Ito po yung saging. O, yung manibalang ho ang inyong bilhin. Opo. So, babay po muna. I love you all. This is Chairman ROA ng Nicopenos TV. Live. I love you.